please subscribe. What's up mga TVletics? Welcome back to my channel. And for our today's video, isang mapagpalang araw sa ating lahat dahil makakasama tayo ng isa sa ating nag-iisang konsehalang babae ngayon. Siya ang ating puso at talino sa konseho ng mga Pasigueño. Walang iba kundi si konsehala. Hello! Hi, Kurt! Magandang umaga. Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon, ano po ba ang gagawin natin, konsehala? Magluluto tayo. Ano kaya ang iluluto natin? Alam mo naman na palagi akong may mga ayuda sa mga tao, no? Personal ko, na binibigay naman sa akin ng mga donors tulad ng Rise Against Hunger, no? Actually, andito lahat yung mga, yung current, kasi may mga donation sila na ubus na. Kaya yung mga sa ngayon ay nandito pa, may stock pa ako, at saka yung mga binibili ko na rin. So, yan ang gagamitin natin. Maaring hindi traditional. Yeah. O hindi natin masyadong kilala na mga luto. Ano? Pero this is for breakfast. It's a kind of toast. Oh, sarap. Yes. Mm-hmm. Lalo na sa mga hindi nag-heavy breakfast, no? Totoo yan. Pwede sa kanila yan. Parang katulad ko, bihira rin ako mag-breakfast. Pero yung nga hindi traditional, o medyo sasabihin na natin na unusual, kasi gagawa tayo ng toast, which is more foreign. Ayan, no? Ang gagawa daw si Conchel ng toast. Foreign sa atin, pero gagamitan natin ng isang paboritong ulam natin dito sa mga Pilipino, sa Pasig, ang sardinas. Ay, ito ba iyon? Yes. Ito, ginaganyan pa lang. Ayan. Paano kaya ito? Ito yan. Mega sardines, para yung ano, no? Para ako endorser. Mega pero, sardines, baka naman. Ito yung makikita ninyo doon sa mga food packs ko. Sa mga nakatanggap po ng food packs ni Konsehala Cory. So, ayan yung isa sa mga laman ng food packs natin. That's right. So, umpisahan natin. Ito, itong bloki-bloki na ito ng grabe mantikila. Yung, ano, grabe yung mantikila. Baka masuplayan naman ako nito kahit ito. Alam mo, ang bloke nito ay 5 kilo. Grabe. Kaya hindi ako makapamigay sa mga private homes kasi hindi nila kayang ubusin. Yeah. Kaya pinamigay ko to sa parang bakery. Parang bakery, no? Yes, sa bakery ko yung pinamigay. So, very low fire lang. Inaano ko yung mantikilya. Saka natin. Healthy po, no? Kapag yung ganyan, butter lang ginamit. Actually, margarine to eh. Mm-hmm. Ito yung magnolia margarine. Yung si margarine, baka pati dyan yung margarine din yan. Yan ang hindi ko alam. Amang pinsan. Very low fire lang. Tapos, dalawang itlog to na binati ko na kanina. So, lagay natin sa isang non-stick pan, syempre. Kasi para kung toast siya, dapat ay dahan-dahan ang luto. Sumobra naman yata ang pagkaano ng aking pan. Mahinang-mahinang apoy. 80 degrees ang nilagay ko. Pero sa mga wala namang ano, induction, pwede ba nilang iluto yan doon sa mga usual digasol lang? Pag di uling, hindi pwede. Pwede pa rin. Okay. Kasi tatanggalan mo lang ng ibang charcoal, di ba? Para humina yung apoy. Tapos, ilalagay mo na itong toast. Curious ako kung paano ilalagay mamaya yung sardinas. Ay, oo. Teka. Yun talaga. Ano yan? Parang ini-stack mo lang. So, ayan siya, no? Actually, ito na. Ay, ayan na. Ilagay mo na siya. Kailangan po ano, yung buo talaga, yung chunks na ano, sardines yung ilalagay. Pwede. Pwede naman din na yung durog na. Oo. Depende sa taste ng nagluluto at ng ipapakainin mo. So, tapos, ito naman yung isa pa. Medyo bigyan mo ng konting space para pagtiklop natin mamaya. Ano? May technical aspect din ito. Okay. Ano yung ililagay nyo? Parang may ganyan talaga sa ayuda? Hindi, ito nakuha ko lang sa ref. Ang aking kasing anak, si Kagawad Boy, mahilig yan mag-burger. So, meron siya laging pero ano pong tawag sa cheese na yan?
Asan ba? Basahin natin. Ayan, okay. Burger slice cheese. So, akala ko mozzarella cheese. Yan, hindi pala. Pero pwede rin na yung ang aking kasambahay, ginawa niya kanina, nasabi ko, ay, magluluto tayo ng cheese. Ginrate na niya yung cheese. Pwede din naman po ang grated cheese. Ang inisip ko nga kung galing yan sa ayuda, napakaswerte naman ng mga katanggap ng ayuda, meron, talaga. Meron dati. Ay, meron pa. Pakuha mo yung ano, keso. Talagang kahong-kahong keso ang namigay ko. Andiyan mamaya. Kasama din ba ito sa ipinapaan yes, sa ayuda? Yes, ayan o. No? Kumusta naman yung mga makakatanggap ng ganito? Ito. Yan. Kahapon, namigay ko doon sa mga pinuntahan kong Zumba. Yes. Tapos alam mo, one time sa isang, di ba nagmamobile kitchen ako, bawat isang tao na binigyan namin ng hot meal, merong isang... Kayo ba yung nagpasimula noong no, mobile kitchen? Yung ngayon ha? Yung latest yes, ha? Yes, oo. Actually, sa ano yan eh? Tawag dito? So sa lumilipot kayo sa bawat barangay ng Pasig? Oo, nakakawalo na ako. Tuwing kailan iyan po yung... Actually, MWF, pero natigil mo ngayon kasi donation din yan sa akin. Ah, okay. Oo. Pero nagdadagdag ako. So, pagka maglilibot na ulit kayo, nag-a-announce kayo sa page niyo? Yes, oo. Doon sa consihalacory.com. Ay, may .com! Wait. Akala ko, kasi ako consihal din ako eh. Consihal Bonoy and sent to 2366. Okay. Ito, simple-simple lang, ipo-fold mo lang siya. Oh, yes po. Sige, consihala, i-ano po natin. Kaya natin yan talaga. I think this is the most... Ito yung pinaka-tricky na part. Yes, oo. Yung pag-fold mo. Dahil gusto mo, mamaya, maganda ang kutsura niya. So, pero pag sa amin yan sa pondo, kinamay lang namin yan. Kailangan maluto yung kabilang side. Oh. 1, 2, 3. Ay, successful. Kasi kung hindi, hindi luto yung kabilang side. Ganyan lang yan. Maya-maya, tapos na tayo. And pwede mo namang gamitin corned beef. Ayan, corn so kahit beef ano pala. No? Pag tuna, pwede din. Pwede rin. Okay. Pwede yung chunk, pwede yung ano tawag doon? Yung flakes. Eh pag ano, longganisa, pwede. 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 Meron ako dyan kanina, sabi ko kay Karina, gahim Chinese sausage. Sabi niya, Ma, wala ka namang ganyan nga doon. Wala ka ayun. Bacon, pwede. Pwede. Pero lahat ng ito pala ay galing doon sa ayudang ipinamimigay yes. niyo. So isipin niyo sa mga makakatanggap ng ayuda dyan, pwede niyo palang gamitin ito pag medyo gusto niyo ng maarte-arting breakfast ninyo. Oo, yes. Pwede niyo palang gawin iyan. Pag you may... can turn out the ayuda into something quite special. Yes, oo. So luto na yung kabila, baliktarin ko ulit ha. So, medyo pangit yung kabila, no? No, aayusin natin yan. Kasi syempre, pag-ahain natin, dapat may itsura naman. Ano? Yan. Kasi ipo-fold mo naman yan eh. Mawawala na yung mga nasira-sira. So, luto na yung magkabila. So, ito na siya. Ay, ang bilis naman. Para siyang omelette na toast na hindi maintindihan. Pero bibigyan natin ng pangalan yan mamaya. Yes, kung ano ang magiging pangalan ng omelette na yan. So, medyo ipipress natin para... talagang magkadikit sila. So, siguro naman, ang mga tao, pag nakakita at hinainan mo nito, eh okay na okay. Pwede mo rin paghahain, lalagyan mo ng mga tomatoes, sliced tomatoes, konting mga, siguro yung pipino. Pag pinagyan, yung ganun nga, At saka, yung mga parsley. Lettuce. Pwede. Parsley, pwede mo rin lagyan ng... Tamtas, hindi. para siya ay ano, hindi matanggal. Hindi pala pwede ang tamtas dyan. Yun, diba? Cute siya. If I were more successful, wala yung mga naka... Baka ninenerdos ako. Huwag po kayo, ako lang to. Huwag po kayo na-fresh, ako lang to. So ito, pwede na natin siyang ilagay sa... Ayan, o ito, o yung plate. Pag ako'y nagluluto, palagi ako meron ganyan na
nalagyan. Patungan ng ating ano. Pero may question lang po ako. Ba't ang dami niyo pong ganitong cheese? Isa lang yung ginawa natin. Ay, ano pala ito? Keso? Oh, yes. Oh. Yan yung pinamimigay ko noon. Mm-hmm. Na ilang daang kahon yung binigay sa akin na keso. Ngayon, pwede natin gusto mong gayakan. Oh, sige po. Pwede kong kumuha na. Ito na talaga, yung final. Masarap kaya ito o hindi? Dapat dinagdagan pa natin ng kaunting sardinas. Ay, mamaya okay lang, ano, kuhanan din natin, ipakita din natin kung ano yung laman ng mga ayuda na ipinamimigay niya. Para at least alam din lang mga ano natin, TV natics natin. Ano? Sige, may mga nakahanda ako dyan. So, ano kaya? Ito na. The proof is in the tasting. If you notice, hindi ako na naglagay ng mga spices. Mm-hmm. Like asin, mm-hmm. No? Kasi baka, or at saka pepper. Tsaka minsan malasa na kasi pagka may butter. Oo, butter kasi is, ano na yan eh. Delicious yung mm-mm. Ano tawag natin sa Tagalog sa delicious malinamnam. Mm-mm. Kesa yung mag-ano ka nang marami tayong nilalagay pa na something or oil. So ito yung mga pinamigay ko rin noon na keso. Talagang daan-daang boxes of cheese like this yung naipamigay ko kasi alam naman may expiration date yan eh kaya hindi yes. Natin na kaunting, parang kumunti yata yung aking nilagay mm-hmm. ng mga sahog, ano? Ang kamatis, sana dapat yung firm pa siya. Kasi pag yung malambot na masyado, mahirap ano? Tsaka pansigang na yun. Tsaka diba, very healthy ang kamatis. Mm-hmm. Or, maganda palagi na pag tayo kumakain, may kamatis. May kamatis or any fruit or vegetable. Ba't po kanina kumain tayo, hindi niya ako binigyan? tinamad ako. So, ayan po, pwede natin gamitin ang tuna. Ito po, kasama din ito sa aking food pack. Nasa may aking food pack. Ayan, so ito pala yung food pack. Ayan, may lumalabas. Ganito po kami sa Wawa Win. Ito yung ilan sa mga food packs na pinamimigay ni Konsihala. Nakahanda na to para doon sa pupuntahan ko mamaya. Mm-hmm. Doon sa Manggahan. Sa, ano nga pangalan? Yung Team Boom Boom Momshi. Ang mga Zumba, ano ba yan? Zumba yun. May attendan akong Zumba mamaya. So, ito, pang ilang pamilya ganito? Kaya ba mapakain mga 16 families? Hindi, bawat pamilya, isang ganyan. Mm-hmm. Pero ito yung aking small, meron akong medium, meron akong large. Siyempre, depende kung ano yung kung lugar. So, ayan. Yeah, so, paano kaya ito yung niluto? No? Ano kaya lasa? Mm-hmm. Kasi ito si Sir Kurt, nagmamadali. Hindi ko tuloy nailagay ng buo yung isang latang. Pero any kind of sardine, anumang brand yan, pwede po natin gamitin. Ayan po yung aming finished product. Sana nga meron akong parsley o kaya... Or pipino, ganun. Oo, lechugas. Kaso... Wala naman akong binili eh. Basta ko ano yung natin. Next time po ako na po magdadala ng lahat. Ah, para saan nga po itong ano it na Rise Against Hunger Kraft Heinz na ito? Kraft Heinz. Ito ay nutrient, no? That you put in any cooking or any meal that you are serving. Ang kanyang layunin ay para ma-improve natin yung nutrient content ng bawat luto. Minsan nagbibigay kami ito sa PCCK, ating Pasig City Community Kitchen, sa libo-libo nilang meals na inahanda sa araw-araw para ma-improve naman yung kanilang so, nutrient. So, ihalo lang siya sa pagkain. Binubugbog. Para siya yung ginisan mix or mga magic syrup, parang gano'n. Kasi,
para manunuot na doon yung nutrients na nutrients kailangan makuha doon sa pagkain. Hindi ko nga makuha kung ano-ano itong mga kasama nito eh, pero this is FDA approved na talagang nakaka-boost ng may glutathione plus po ba siya? Wala. Huwag tayo glutathione. Pero alam ko different kinds of vitamins, minerals, tsaka may protein ano din content siya. Paminsan-minsan siguro i-cover din natin yung isa sa mga mobile kitchen yung ginagamitan nyo ng yes, para nakikita din ng mga pasigenyo natin kung para saan yung product na iyan. At saka yung mobile kitchen na yun, ano, gusto kong sabihin, yan yung mobile kitchen na may nutritionist na kasama. Akala ko ano lang, nag-hire lang kayo ng mga cook. Hindi pala gano'n. Volunteers yung cooks na yun. Mm-hmm. Oo, tapos may kasama siyang nutritionist. Ay, ang galing. Yes. Ang sayo. Kaya, sa totoo lang, pag tayo yung mag-alaga, mag-alaga ng tao, kung ano yung kaya natin, let's give it our best. Mm-hmm. Ako yun ang aking prinsipyo. Hindi siya, akala ko, simpleng mga cook lang yung nandoon. Hindi po. Talaga nag-hire pa kayo ng ano, nutritionist? Actually, sa rice, yun ang donation nila sa akin, yung Rise Against Hunger Philippines. At nagpapasalamat ako sa aking kaibigan, siyang Executive Director ng Rise Against Hunger Philippines, si Mr. Jomar Fleras. Hi po, Sir Jomar. Hi, Jomar. I'm here endorsing your mobile kitchen at saka yung mga food items na palagi din yung dinodonate sa akin. Sir Jomar, wala po akong ginagawa. Pwede po ako mag-gayat ng carrots doon. Okay lang sa akin. Yeah! Dito kami minsan na fettuccine with meat sauce and carrots. Nakakamayaman naman yung fettuccine. Oo, talaga. Sa mga barangay na pinuntahan namin at fettuccine, ay sobra. Sobrang sopas-sopas gumagawa din kayo. Oo, sopas. Ilugaw. Hindi pa. Ay, hindi pa sa ngayon. Wala. Pero malapit na. Malapit na yun. Pero naman kasi, marami naman kasi naglulugaw eh. Masarapan ang lugaw yan. Eh. Pero mostly din sa mobile kitchen, yung ino-offer niya talaga is something different din. At saka nutritious food na ibibigay yes, sa mga pasigenyo natin. At hot meal talaga. Niluluto yun sa loob ng jeep. And speaking of mobile kitchen, ilang lugar na po dito sa Pasig yung napuntahan ninyo? Walo na. Ano yung mga walo na yun? Parang hindi pa napupuntahan sa amin yan. Dun taga sa saan ka ba? Sasayaw ba ako pag sinabing taga saan ka ba? Besa kanyogan ako, pero pero mas gusto ko naman sa iba yan maibigay kaysa sa akin. How heroic. Magiting ka rin. Kaya sinasabi ko eh, sino ba itong giting ng Pasig? Lagi ko sinasabi, kami ay isang grupo ng kababaihan at kalalakihan na nagkasundo-sundo na ang tanging layunin ay mapataas ang kalidad ng buhay dito sa Pasig. At ito po ay ginagawa namin bilang magkakasama na may kanya-kanyang advokasya. At kami ay talagang believe kami sa aming leader, na leader nating lahat, si Mayor Vico. I think you should hear him, how he would explain kung ano yung mga gagawin pa niya para sa patuloy na pagbabago ng ating Pasig City, ng buhay ng ating mga Pasigenyo, at kami, ang giting ng Pasig, ay kasama niya dyan. Kaya naman, Konsihala, invite mo yung mga natin, yung mga Pasigenyo natin na abangan yung mobile kitchen ninyo. Yes. Yung mobile kitchen, nakawalong barangay na kami. Unang-una sa Ramos Village, dyan sa Rosario. Ang aming meals noon ay adobong sitaw with pritong bangus at saka, siyempre, bagong saing na bigat na kanin. Meron bang lumang saing? Hindi, doon sinain kasi. Ah, okay. Pag lumang saing, bahay. Hindi sabi yan malamig. Kasi nalilito ako doon sa mga nagsasabi na andyan, pinsang buo ko siya.
Pero bang pinsang durog? Pinsang kalahate. So yun, yung unang-unang pinuntahan nyo pala ay Rosario. Ano yung pangalawang lugar? Ang pangalawa ay Santolan. Doon sa Concepcion, sa may Sabungan. Ah, okay. Parang marami talaga yung mapapakain. Kasi Sabungan eh. Oo. Kasi ano, ang priority namin, pregnant women, senior citizen, malnourished children. Kaya pumupunta kami doon sa lugar na alam namin matatagpuan namin yung mga ganong klase. Ano yung pangatlo? Kababayan. Ang pangatlo ay sa Kalawaan, sa Daang Paa. Okay. Ay, grabe doon. Ang aming menu ay fettuccine, ay hindi, sopas. Dinagdag kami namin ng pandelitos. Tapos meron kaming ganito. Alo? Ganyan. Ito, Star Margarine, ganyan karami sa bawat pamilya. Meron Star Margarine. Ang Star Margarine ay pag-aari ni Margin. Ay, hindi pala. O, di ba, nung araw, ang sinasabi ng mga tatangkad. Ang patangkad yan. Hindi rin totoo, tita. Ilang beses akong nakaubos ng ganito. Tumanda lang ako. Hindi tayo tumangkad. Tumanda lang. Tumanda lang akong gigigil ako dyan. Kapag nga, nandun ako sa Daang Kalabaw naman. Saan naman po yun? Sa Manggahan. Nagsusumba sila. Dala-dala ko yan. Sabi ko, yung mga nagsusumba na gustong sumeksi at the same time ay gustong tumangkad, hali po kayo at bibigyan ko kayo sa Margarine. Ano yung pang-apat na lugar? At saka meron pa doon sa Kalawaan. Ito, nagbigay din kami. Ito si Cadbury. Cadbury ba ito? Cadbury chocolate. Sosyal na sosyal. Ito ang aking super sosyal na pinamimigay. Kasama ito. Mapapasana all ka na lang talaga sa ibigay. Ay, ito masarap to. Yeah, no? Pag nagda-diet-diet ako. Mixed fruit ng Dole. Diba? Ang saya. Kaya ako sa aking paglilibot, sa aking pagpapakilala muli sa ating mga Pasigueño, ako po ay tuwan-tuwa dahil nakakatulong ako. Ano yung pang-apat na lugar pa ninyong napuntahan? Sa May Bunga. May Bunga. Ay super, talaga bawat isang lugar. Iba-ibang karakter. Tsaka feeling ko marami kang kwentong nakukuha sa bawat lugar na yun. Meron dyan. Biglang may dala-dalang picture. Inaanak ko pala sa binyag yung kanyang anak. Ay, meron din po ako dito. Inaanak niya. Tapos, hindi lang isa. Mamaya may isa pa. Ito ay nangyari sa Kumunoy, Sitio Kumunoy ng San Miguel. May dalo-dalos lang picture para sa edi. Pero totoo, na inaanak mo talaga. Oo, kasi nandun ako eh. Kaya lagi ako sa bulsa. Ay, wala pala akong bulsa. Sa bag. Meron akong parang mga 50 pesos, 100 pesos. Inaanak daw kasi December. Oh, inaanak na. Pero pag March hindi na inaanak. Ano po yung panglima? So, marami na, di ba? Panglima, after ng West Bank. Pinagbuhatan. Sa Sikat Araw. May malapit sa jail. Hindi pa delikado doon? Hindi naman. Nandun yung ating bahay kanlungan. Yung mga iba't ibang safe houses natin. Yung pinapangalagaan natin ng mga children in conflict. So, mas marami ang kwento dyan nung pumunta kayo. Yes. Naantig ba yung puso niyo? Of course, palagi. Palagi. Kasi, ang dami-dami pa rin kawawa dito sa akin na sana sa pagpapatuloy ng pagbabago kasi hindi naniniwala na tayo ay uunlad ang isang lugar, umunlad ang isang lugar kung ang daming naiiwanan sa pag-unlad. Pinakailangan yung tao, hindi na yan nasusukot sa buildings, sa roads, no? Dapat sabay-sabay. Yes. Kung umaangat yung nasa taas, mas dapat na umaangat yung mga nasa taas. Ganyan ang depresya, dapat mas marami angat ito para kahit paano makakapantay ng kaunti. Doon sa talagang nakakapantay. So, after pinagbuhatan? Santa Lucia. Doon sa tramo, Santa Lucia. Doon naman kayo yung pang-ani. Yes. Then yung pang-pito. Sa San Miguel. San Miguel ulit? Nakadalang beses na San Miguel? Sitio Kumunoy. Sitio Kumunoy pa rin. Okay. Then yung pang-walo, yung huli, bago natigil. Yes. Sa pang-walo, ano yung pang-walo?
Teka, nakakalimutan ko. So basta yun, yun ang ilan sa mga lugar pa lamang na napupuntahan nyo dito sa Pasig. At mas dadami pa ito, no? Yes. Mm-hmm. I'm hoping na it will be continued. Kasi yung mobile kitchen na yan, kung makikita mo, it's really a well-decorated jeepney. Mahabang jeep. Mm-hmm. Parang saraw jeep na talagang inayos, ginawang ang painting niya, ginawa na isang very popular na current painter, Sarimanok. Mm-hmm. Sarimanok yung jeep. Kaya nakakatuwa when it comes to an area, talagang it creates a lot of conversation, pinag-uusapan, at saka kilig yung mga tao. Ano yung gagawin itong jeep na to? Palagi, may upuan ba sa loob yung ano? Oh. Isa. Isa lang kasi andun yung kitchen, andun talaga yung stove, tsaka yung mga kaldero, ang lalaki. Ang saya ng mga programang ginagawa niyo para sa ano, para sa ating mga Pasigueño. Ngayon naman, tikman naman natin yung iniluto mo. Paano po kaya ito? Ito na po, mga TV Natics, no, ang malalaman natin kung gaano kasarap. Ikaw muna kaya. Sige po. May isa pa po bang tayo? Malalaman ko talaga dito. Tapos, pwede mo rin lagyan ng sauce. Iwan. Gayahin natin yung sa mga TV show. Mmm! Yung totoo. Lasang-lasang yung herbs and spice. Malasahin mo yung sardines talaga na nandoon. And then, yung cheese. Ang lambot. Yung cheese hindi ko siya masyado malasahan, pero nalasahan ko yung lambot nung bread. Kasi it's gardenia. Pero ba sila, pwede ba sila gumamit ng Pinoy tasting? Oh, yes. Okay. Kasi kalahati lang presyo nun, no? Might as well, di ba? Mm-hmm. Pero mabilis lang. Hindi, masarap po talaga siya. Lalo na pag gutom na gutom ka. Iba yun dapat. Iba yun masarap pag gutom na gutom ka. Tsaka yung masarap, period. Mm-hmm. Tsaka lamon kasi pagka gutom na gutom ka. Yeah. So, yeah, pwede nating gawin. Ang ingredients naman ay available kahit saan, di ba? Mm-hmm. Tapos, yun ang mga pinamimigay ko, yun yung ginamit natin. Kaya, may konting dating yung aking mga pinagkagawa dito sa base. Yeah. Pero, preferably kung gusto nyo yung sardines, ang tawag doon? Ika-crush nyo or buo. Kasi dito depende . Diba? Yeah. Gusto ko kasi pag ganun ko ng sardinas, dapat buo din. Naduro. Pero yung kung crush mo, palagi ko mas marami ka dapat ilagay para ma-cover mo yung buong spread ng bread. Pero sa mga, alimbawa, dun sa mga nagda-diet, pwede ba silang gumamit ng olive oil? Or dapat butter lang? Pero mababawasan na kaunti yung linamnam. Dahil iba linamnam ng olive oil. Ng butter kaysa sa olive oil. Pero depende din sa mga gusto nilang ilagay, no? Ito ay basic lang kasi nanggaling nga po ito doon sa mga ayudang food packs na ibinibigay natin. Kanina balak ako na to go social talaga. Mm-hmm. Kaso lang, sabi ko, hindi. Yun na lang mga pinamimigay ko para to demonstrate that you can create nice things out of this very simple ayuda. Mm-hmm. Pero mas matutuwa po kami kung gumawa tayo dito ng sapin-sapin. Oh my God! Yan nga tayo hindi ko. Actually, ang dami kong alam na luto, mga iba't ibang cuisine. Mm-mm. Yung baking at saka yung mga kakanin na hindi ko natutunan. Hindi ko alam kung bakit. Diba, isipin nyo, kung si Hala gumawa ng sapin-sapin, headline yun bukas. Hayaan nyo. Pag-aaralan ko. Yan ay isang bagay na ikatutuanin nyo. Alam nyo naman ako, anything that will please my constituent, I'm willing to learn and I'm willing to do. O ngayon po, naghihintay yung mga TV Natics natin. Ba't daw hindi nyo po tinitikman yung gawa ninyo? Ah, okay. Now it's my turn. Pero gusto ko din may kamatis. Ay, opo.
parang feeling ko next time mas magbe-blend din pag may pipino. Oo. Eh wala akong pipino. Sabi ko naman sa'yo kung ano lang meron dito eh. Sarap nga. Hindi ko akalain. Masarap pala. Masarap po talaga. Sasabihin talaga natin sa mga manunood na masarap. Hindi ko akalain na yung sardinas, keso, pwede pa sama sa bahay. Feeling ko nga po, ano din. Ay, nilagyan po ba natin ito kanina? Or nakalimutan natin? Feeling ko yung isang cheese kasi ang nagpa-ano din eh. Ito. Pero ito, depende po ito kung... May even slice kasi din, di ba? Na nabibilang ito. It's mayroong 48 pesos, mayroong 70. So yung ganun, masarap na din yun pag nilagyan nyo siya ng... Ayan, yeah, Eden yan. Mm-hmm. Ito yung Eden na bar, mm-hmm. cheese bar. Yes. But, yung mga ganito naman, yung niluto namin na ganito is kapag naman kayo ay meron lang special occasion. Halimbawa, merong araw na gusto nyo ay mag-prepare sa family nyo ng... masarap na breakfast, yung may time kayo, di ba? Alam naman natin yun, medyo limited lang yung time. Pag naisipan nyo lang naman, hindi naman natin ito sinasabi na araw-araw gawin, di ba? Okay. Or Father's Day, Mother's Day, ibang occasion na alam nyo matutuwa yung isa sa members of the family ninyo. It takes a little time kasi, kesa yung usual natin na gagrab ka na lang ng isang pandesal, kakagatin ng kakagatin. Minsan, lalagyan mo ng star margarine. Mm-mm. Minsan, hindi. Yun na lang. Tsaka kape. O isasosom yung pandesal sa kape. Yun yung talaga pag nagmamadali tayo. Pero pwede din daw po ba yung pang-merienda? Actually, doon sa mga medyo nagda-diet na ayaw kumain ng kanin, pwede din itong lunch at saka dinner. Pag mga light meal lang ang kailangan nila talaga. Di ba marami ngayon nagda-diet, nagsusumba ka atay. Yun. Basta ito ay mga basic na ingredients lang na inilagay natin dito. So, pwede pa kayong maglagay ng iba-iba kung ano yung mga gusto nyo dyan. Kasi pwede, kung gusto nyo lagyan ito ng ano ba ito? Spam. Spam and then yung dahon, anong tawag doon? Lettuce. Yun, lettuce. Dapat nga may lettuce na ganyan na nakakain. Bakit po walang lettuce? Wala akong lettuce. Yun lang yun. Pero madalas ako, breakfast, vegetable, salad. So, eh kasi baka magtanong yung mga mabibigyan ng food box. May tinapay kayo dyan na nilagay, ba't sa food box wala? Minsan. Minsan, naglalagay ako ng ano. Minsan. Depende kung maano. For example, one time, ang dami kong one, ano ito? Yung 1 gallon. Mm-hmm. 1 gallon of Skippy. Ay, ang sarap nun. Yes. Anong kulay? Yung blue or yellow? Yung blue. Ah, yung blue. Ang sarap nun kasi creamy. May mga creamy tapos may mga nuts pagkainan mo. So, yun. Sabi ko, eh, panlaman to. Anong lalamanan to? Hindi mapwedeng ganyan. Gusto ko inin. Ano? Kung bata ka, okay yun. So, nalagyan ko ng tinapay. At saka, ang sarap din ng sasaging pag diet ka. Butter and... Ay, butter. Yung peanut butter, tapos saging, yun lang. Sold na. Correct. Mm-mm. At, may time din ako na tuneladang saging. Dolly saging yung aking pinamimigay. Ang daming tropa niya pagsihala sa mga taga-dolly talaga. Oo. Dolly ba yun? Yung trabaho ba yan? Hindi. Philippines. Yung sa food. Akala ko Department of Labor. Hindi ba? Yung saging doon. Puro ano doon, puro kaso. Yung mga nagre-reklamo. Yes. Ang dami niyang friends sa Dole Philippines. Feeling ko, kaya ang dami ding na ibibigay ang ating konsihala sa bawah. San Miguel. Mm-hmm. Si Chocomonoy? Ay, San Miguel Corporation. SMC. Maraming salamat po, lalo-lalo na po kay Ma'am Cecil Ang, yung anak po ni Sir Ramon Ang, kasi yung aming pag-launch ng mobile kitchen, sila yung isa sa donors, at nandun siya, pumunta siya. Para... Hello po, Sir Ramon Ang, and sa Hello, sir. Ang family. Yeah. Very, ano po kayo, very much appreciated po kayo dito sa Pasig. At saka generous magbigay. Part pa ba ng Pasig ang San Miguel? O sa Ortigas, no? Oo. Part Pasig pa sila. Yun. Pasig, akala ko Mandaluyong na yun. Hindi, aagawin ko yun.
Mega Mall pala. Ah, kasi di ba parang nahati, nalilito kasi ako eh. Yung part ng Galleria is Pasig pa. Tama ba? Hindi, actually, it's the Robinson. That ah, Robinson's Galleria nga. Yung Galleria. Di ba may part yun na Pasig pa? Oh. Tapos may part na San Juan na. Meron din part na Quezon City. Oo, di ba? Kaya ang hirap din i-differentiate. Okay. Pero yung Mega Mall is Mandaluyong. Yeah. Ay, hindi. Pasig. Pasig pa ba? Yeah. Oo. Eh, ba't sa mga receipt nila? Mandaluyong na. Or yung isa ang... Or yung... Ang Pasig yung isa. Yung isa katabi ng mall. Yung Ayala Mall. Yung isa po. Hindi. Yung the 30th, Pasig pa. Oo, Pasig. Yung isa, yeah. Shangri-La. Mandaluyong na yan. Oo. Ayun. Mandaluyong na yan. Pero thankful pa din tayo sa mga... Ano, yes. Sa SMC. Very, na, very thankful. Mm-hmm. Ito ay sa pamumuno kasi ng Rise Against Hunger. Rise Against Hunger is the only food bank in the Philippines. Kaya yung lahat ng mga donation na food items na kailangan nilang i-dispose sa Rise Against Hunger nila binibigay. At ako naman ay recipient ng Rise Against Hunger. Uy, ang swerte natin. O, tignan mo kasi isipin nyo, ako't si Hala ng Pasig ang isa sa mga naging recipient ng ano. Rise Against Hunger. Alam ko kasi ano yan eh, part of my development work earlier, nung nasa UP pa ako, I joined different NGOs para makakatulong ng iba't ibang paraan, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang lugar. Kaya marami kong nakilalang mga development workers. Isa na nga yung ngayon ay executive director ng Rise Against Hunger. Tapos, ngayon pala na ang inyong pagtakbo ay third and last na ba ito? Yeah, the fourth and last. Ah, fourth and last. Kasi yung first ko ay broken. After, yung first ko, hindi ako kumandidato ng second At time. Kumalili lang kayo na? Kumalili lang. Pamasak butas lang. Pero fourth and last, yes. Masusundan pa ba sa susunod or last na talaga last ito? Last na talaga. Okay, so kailangan. Ay, parang dahil last na ito, ibibigay niyo na yung buong servisyo yes, niyo talaga. Kaya sa mga, ay, paano ka lang kayo sa mga taga-district 2? Kasi ako ay district 1 kasi ako. Nga, wala akong pakinabang. Except for this wonderful plan. Ano po, mapanawagan kayo doon sa mga taga-district 2 natin. Especially sa mga... bagong voters natin. Yes. Diba? Okay. Para kayo ay makilala pa at malaman nila kung ano yung mga proyektong ginawa po ninyo noon dito sa Pasig. Hi! Maraming salamat sa pagkakataong ito. Salamat. Please subscribe KURT-TV. Dahil mapapalaganap ng KURT-TV kung ano yung sino kami, sino ako, at ano yung aking mga advokasya. Yes, I'm running for another term. At ako po naman ay mag-isa na lang po ako sa District 2 na maiiwan kung okay, patuloy pa din yung pagkakatiwalaan. Ibig sabihin, yung mga kasabayan nyo dati, hindi na sila tatakbo. Hindi na, wala na. So ikaw yung natitirang veteran sa lahat ng mga... Yes, sa District 2, ako lang mag-isa. At part siya ng Giting ng Pasig. Correct. Isipin nyo para siyang isa sa maiwan doon sa mga... ating konsihal noon, tapos isa siya napagkatiwalaan din ng ating Mayor Vigo. Yes. Ibig sabihin, merong nakita talaga sa kanyang na maibibigay sa atin sa bawat Pasigueño. Tama. Kasi ako naman, mula pa kahit bago pa ako maging konsihal, ang aking trabaho ay para sa tao. Social scientist din ako and I delve also in public health. Kaya yung mga kaalaman ko, mga karanasan ko, dito ko ngayon binubuhos sa Pasig dahil nagbitaw na ako doon sa mga iba kong ginagawa before. So dito naman sa Pasig, siyempre sa edukasyon, yun ang aking current council committee, Committee on Education. At dyan ko pinagtibay lahat ang aking mga kayang ibigay. Bilang isang konsehal, siyempre yan mga ordinansa at resolusyon. Yung scholarship, Pasig City Scholarship, yun po ang isa kong pinagmamalaki talaga. Nasa ngayon ay may 18,000 na scholars, elementary, high school, hanggang college. At saka tumaas po ng tumaas ang kanilang mga allowance per month na talagang substantial. Kaya nitong pandemya, ang mga bata yung allowances nila, nakatulong sa kanilang pamilya
sa pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, yung gano'n. So, hindi lamang siya naging scholarship allowance, na rin naging ayuda na sa pamilya. Siyempre, dahil sa pangangailangan. Ngayon, sa scholarship po, patuloy ko po yung pinaglilinang, katulad nung kung ang mga solo parent po, naka-priority yung kanilang mga anak, dahil siyempre, mag-isa na lang silang bumubuhay sa kanilang mga pamilya. At yung solo parent himself or herself, kung gustong bumalik sa pag-aaral, sila din ay eligible for scholarship. At itong nakaraang academic year, hindi lamang sa talino, intellectuals, no? Intellect, ang ating scholarship, may sports scholarship din, at saka arts and culture. Dahil siyempre, hindi naman lahat ang galing ay nasa utak, yung iba sa sports, yung iba naman ay sa arts. And gusto nating i-develop yung mga ganyang klaseng talento sa ating pasig. Malay natin, meron tayong mga maging amor solo dyan, yeah. O kaya at isa sa mga maging konsehal din sa susunod na henerasyon. Of course. Diba? Maging senator. Parang yung ating first senator. Marami tayong senador na tagapasig. Yung unang-una, yung mga kapangalan, nag-aral sa Rizal High School. Si Jovito Salonga. Oh, yes. Oh, andyan din si Rizal High din, si Bobit Sanchez, Augusto Sanchez. So, at saka si ano din, buhay pa ngayon, si... Ano ba ang pangalan niya? Si Rene Sagisa. And they're really the statesmen noon. Kasi ngayon, hindi naman siya statesman makikita mo galaw at gawin ng mga iba nating leaders. Ano? Yun ang medyo nakakalungkot. Yun ang gusto ko sanang maibalik natin sa pagpili ng susunod nating lima pa. Kasi, ano na, I assume na pagtitiwalaan niyo ako muli. Para nagiging emotional ka, tita. Nagiging emotional. Yes, naluluha-luha. Oo, nagiging emotional. Alam mo, kilala ka na naman ng iyong mga kadistrito eh. So, alam na nila kung paano ka magtrabaho. Same kung paano magtrabaho ang ating late counselor na si Boy Raymundo. Actually, ang isa sa ang tagline niya nga before, di ba? Talagang ni-research ko to. Yeah. Tao lagi ang una. Yes. Di ba? Tapos, ang tagline mo naman ay... Puso at talino. Yes. So, nagsaswak talaga yung... Tsaka ano yan, biniblend ko yon yung tao lagi panalo. Dahil pag gamit ko ng puso at talino ko, yun ay para sa tao. Para lagi sila ang panalo. They are the priority of all my activities. Ngayon na retired na ako bilang isang professional. At saka kung boboto tayo, doon tayo sa alam talaga ng tao yung ginagawa niya. Yes. Diba? Alam niyo by hindi lang yung by profession talaga kung ano yung nalalaman niya para mas nabibigay niya yung servisyo niya ng totoo doon sa kanyang mga constituent. Yes. Yung kumbaga ang ambag mo ay hindi lang hinalaw doon sa kasi naisip ko maganda to. No? Kasi ang ambag mo kinakailangan may technical din, may professional in it, aspect in it. Ibig sabihin, alam mo. Ano ba yun? Background checking tayo dyan. Yes, track record. Oo, yun ang dapat tignan natin. Oo, kung talagang may magagawa siya. Para sa atin namang lahat to, lalong-lalo na po sa inyong mga anak. Advocacy ko rin po yung pantay-pantay na karapatan. Pinaglalaban ko po kababaihan, LGBT. Dahil sila po yung medyo pagdating po sa karapatan eh medyo naiiwan eh dito sa ating lipunan. Hindi lang naman po sa Pasig, sa buong Pilipinas yun. Kaya naman, ako po ay natutuwa dahil nangyari po ito actually ilang beses na nating plinano. Pero I always believe in God's perfect timing. So nangyari to ngayon kasi ito talaga yung right time na magkita po tayo. Oh. So, I just wanna congratulate you in advance, Konsi. Naniniwala ako na talagang pagkakatiwalaan kang muli ng ating mga Pasigueño dito sa Distrito 2. Oh, kandidato! Magbilang anghel ka sana, Kurt.
alam niyo po ako ay anak ni Jesus. Ah, okay. Ang pangalan ng tatay ko ay Jesus, Jesus. Kaya ako ay anak ni Jesus. Kasi yung Jesus factor mo ay yes. Dahil yun lang naman talaga ang huli ko ng pangarap sa buhay. Ang tuloy-tuloy ng pagsilbi sa ating mga Pasigueño kasi tapos na po ako sa national eh. Marami na po akong nagawa dyan noon. Kaya ngayon po talaga concentrated po ako sa Pasig. At binibigay ko po ang aking lahat. Para po, dahil ang mga anak ko, hindi pala matanda. Malalaki na. May sarili ng buhay. So, what else is there for me to dream of? Except na, kung ano man yung binigay sa akin ng Panginoon, talento, talino, at puso, masasabi ko po na ako isang humble person lang naman po ako, hindi po ako mayabang. Wala po sa aking ugali yung i-promote yung sarili ko, pero ngayon yata kailangan eh. kasi in a sense of social media, kailangan mo din talagang mag-level up para mas makilala tayo ng mga tao. Ano? Yeah. And thank you for giving me that opportunity, Kurt. Thank you. Yes po. Yun po talaga ang purpose ng Kurt TV, ang makausap lahat ng mga candidates para ma-explain nila at mailatag nila ang kanilang mga gustong gawin dito sa Pasig. Yeah. And thank you for this opportunity. Ako, si Cory Raimundo, makakaasa po kayo ng tunay at malawak na paglilingkod sa abot ng aking makakaya, ating mga kabataan, ang inyong pag-aaral ang inyong kinabukasan, mga magulang, pagtulungan po natin ang ating mga kabataan sa darating na mga panahon ay siya magiging tunay na pag-asa ng ating bayan. Mga kababaihan, for empowerment, atin pong isulong ang ating mga karapatan sa tamang paraan. At mga LGBTQ, mahal namin po kayo, ang ating lipunan po, isusulong natin para kayo po ay maging kapantay. Walang ibang tao na mandilibak o ibubuli kayo sa meron po tayong batas na mag-aalaga po sa inyong karapatan sa tamang paraan din.